bakla naman po yung mga iba kong tropa. Pinapain po ko, uy, Hipon, kailangan ka namin. Eh, Herlene, anong kailangan ka namin? Di pa po kasi Hipon nun. Uy, Herlene, kailangan ka namin. Siyempre, medyo sexy po yung katawan ko. Ipapupuron po ako ng mga tropa ko. Wait lang, nung bata ka ba, ligawin ka? O... Di po. Ayun, charing. Nahiya pa. Ay, ano, parang ano, yung mga crush ko naman. Crush ka din. Di ko, mga naging ano ko naman, kasi ganito ko, pag naging, yung crush ko, pag naging crush din ako, yoko na. Ganun. Ay, ganun? Wow. Hindi po ko shotain. Nakakadalawang shota pa lang po ko. Parang hindi ako madaling ma-inlove. Nagparamdam ba sila nung sumikat ka na? Meron po mga nagparamdam. Pero parang sinasabi ko na, ano, wala. Wala na akong feelings. Parang hindi na po ko masyado nagpipiling sa love. Sa trabaho na lang po ko, nakapokus. Parang love ko ngayon sa work ko po. Kung may isang kanta na kaya mo naman pakinggan for the rest of your life, isa na lang, alam mo sabi, isang kanta na lang pwede mo i-play. Wala po eh, kahit ano na lang. Kahit ano, wala kang ano, eh latest LSS, ganyan, lagi mo pinapakinggan ngayon, wala. Sa ngayon? Ano, yung, kasi palagi po ako nagbibideo okay. Pag nagbibideo okay ako, ang kinakanta ko parati, yung ano, Having you near me. Having you near me. Holding you near me. Mga panlaseng, mga pantambay. Kasi namulat ako sa nanay ko, ganun mga kinakanta. Wait, di ba, nakakwento mo naman naghiwalay yung, ay, yan. Nakwento mo na naghiwalay yung parents mo, no? Kanino ka ngayon, sino kasama mo ngayon? Ngayon po, ano, may nakiki, ano po ako dito po sa Quezon City. Nakikitira-tira lang po ako. Pero ano po, lumaki ba sa po trabaho, sa lola at lolo ko po ako. Ah, lola at lolo. Kasi ano? Po yung nanay ko, may sarili na pong buhay doon. Pero malapit lang, sa tricycle lang po sa amin, nandun ako. Ay. Pero yung sa tatay ko naman po, nandun lang din naman siya. Nakakausap mo pareho? Nakakausap mo pareho? Wala naman pong ano sa amin. Ano break yung... lang na, pero nag-uusap-usap naman. Ano yung childhood dream mo dati? Pinangarap mo na bang maging artista noon, nung bata ka? Wala po, kasi nga ako lang pangit sa family. Wow, pangit ka pa. Oo, magaganda yung mga kapatid ko, tsaka pogi yung mga kapatid ko. Tapos ang tatangos ng ilong, hindi ko alam bakit ako yung... Alam niyo po yung talagang ano, ako po yung parang ano, panabla sa amin magkakapatid. Sorry, nakataas yung tuhod ko. Talagang ano, ampung tawag sa akin talaga. Kasi nga po, ano, iba talaga mong pes ko. Kasi magkakaiba kami ng, ano, pudra, ng tatay. Kaya parang sabi mo, latak nga daw po. Kasi ako ang bull. Kumbaga, sabi sa akin ng mga tao, nak mo yan, Len, pag ano, gumaganon. Bakay ka nga tawag sa akin dati. Bakay ka ang ganyan. Lahat ng lait nasa akin na po. Pero, kaya ako ng pangit sa family. Pero hindi sinasabi mo yan. Pero paano mo na-build pa rin yung confidence? Kung halimbawa may mga bata kasi na makakanood sa'yo na binubuli ngayon kung ano-ano tinatawag sa kanila o baka tinatawag rin silang hipon. Ano yung parang masasabi mo na ano yung pinanghawakan mo? Bakit hindi ka naging mahiyain o hindi ka naapektuhan yung confidence mo? Sa akin kasi ano yung baka mapapakinggan yung ibang tao, eh di ano ka, o marangkada ko hanggang kailan mo gusto. Kasi ako naman po kasi parang ano ko eh, parang, lalo na kung daw ang papatalo, kaya nga kung sabi ko yung kay Miss Manila, kung wala lang sa TV, nabugbog ko rin. Real talk yun, pero ano, pero syempre, nagkakaedad na rin po, natututo na rin po ako. Pero sasabihin ko lang na, ano, dapat hindi ka ano, hindi, sa mga bata, hindi maapektuhan, kasi, mag-ano ko pa naman eh. Kumbaga, ano, late bloomer ka na, hindi ka pangit, wala ka lang pera. Feeling ko ganun na yung mga, ano, ngayon, mga kasabihan na yun. Hindi ka pangit, wala ka lang pera. Kasi, tinan nyo, natuto ko magkilay, medyo pumerfect naman yung kilay ko, o, diba? Nagbablash, ano, nalilip tint na ako. Ganun, kulang lang tayo sa ano. Sa okay. Hygiene, kulang sa ligo. Ganun lang. Nainisip ko lang bigla na bakit mo ulit si Miss Manila. Meron bang ano? Ano ba yung anong reply niya sa'yo nung sinabi mo sa kanya yun? Wala ako pa nangyari dun eh. Pero nang sorry siya nung sa vlog na namin. Ah, doon naman niya pinaliwanan. Oh, nagkaliwanagan naman. Nagkalinawan naman po kami sa vlog na.
Ayun. Babalik ako. Sino yung celebrity crush mo? Noon, si Marco ngayon. Sino? Ah, Marco Gumaba. Sobrang ano kasi, diba, ito na nga. Kasi nga pumunta yun sa Wawa. Wala talaga akong crush eh. Mm. Eh kung ba't pumunta-punta yun, kakaasal. Sobrang crush ko siya ngayon. That, ano kasi, diba, kaibigan, ay, kapatid niya si ano, si Michelle Gumabaw. Ay, oo. Ang ni Marco Gumabaw, dun sa studio si Michelle. Tapos yung sabi niya pa, pinaasa pa ako na sasabi sa akin na ano, crush na daw ako. Hindi naman totoo. Napakasinungaling. Hindi pa tinotoo. Diba? Pero ngayon, tuloy, naging crush ko talaga siya. Pero hindi ko naman talaga bet yung dami. Nung bata ka, wala kang ano? Sinong crush mo nung bata? Para kasi nung tomboy ako dati. Pero wala ako. Parang trip ko lang sa buhay ko, ano lang. Ngayon, lahat naman ng laro, nalaro ko kaya parang nalibang lang po ako nung bata ko. Tapos medyo lumaki lang ako. Konti lang saglit ng pagkabata ko eh. Parang ano lang, 8 to 10, ganun lang. Ay, 8 to 14 lang. Tapos 15 to hanggang ngayon, nagtatrabaho na po ako. Kaya, ano mga naging trabaho mo nun? Nung mga... Ah, madami po. Naging ano ko, tindera ako sa palengke, naging ano ba yun, golf course. Nagpapayong ako sa mga nag-golf. Tapos naging brand ambassador ako, naging waiter ako, naging utusan ako sa munisipyo, naging lahat po ng ano, naging labandera ako ng mga katrabaho ko sa golf course, ganyan. Ano, lahat po talaga napasok. Anong pinakamahirap dun sa mga naging trabaho mo noon? Parang kung babalikan mo. Para sa akin po wala eh. Kasi parang na-challenge naman ako sa lahat eh. Parang, ano eh, parang natuto po ako sa lahat dun eh. wala po akong naging regret dun sa lahat ng naging tarbaho ko kasi lahat po yun, may mga natutunan po ko hanggang ngayon po, na-adapt ko naman po sa ngayon kong trabaho. Eh, so, ganun din ba sa pagdating sa paghawak ng pera? Kasi syempre, alam mo yung value ng trabaho. Hindi po magastos. Mm-hmm. Ano kumbaga, ano, kung kuripot po ako sa sarili ko, pero sa pamilya ko po, tsaka sa ibang tao po na sa pamilya ko po kasi, mas parang dedication. Tama ba dedication? Ano po yung dedication? Yung nagawa ko sa kanila. Ginagawa ko lahat po ng ano ko dahil sa kanila. Gusto ko po ano mabilan ng lola at lolo ko ng lupa para po magtanim ulit sila kasi palati nilang sinasabi sa akin. Paulit-ulit siya, may mga matatanda paulit-ulit ng kinakwento. Paulit-ulit. Sinasabi nila, "Nak, alam mo dati nagpapalig kami lahat ng tinatanim namin." Natutubo, magaan daw yung kamay nila. Kaya gusto ko, bumili ako ng lupa ko. Tapos, gawan ko lang sila kahit maliit na, ano, kubo-kubo na bahay. Mabigay ko lang yung trip nila sa buhay. Masaya na po ako. So, yun yung nasa plano mo pa sa ngayon? Opo. Kasi ano wala akong tarbaho na maganda ngayon. Kaya, nagsisikap abang muna. Po, hindi po ako tumitigil din. Pero ang tanong ko, ano yung pinakakatas